ngayon lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagbihang sa tinubos ng bayan. Nagpupuring pangahilang, masayang nagbihang. Magandang tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y laging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid na naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconium. Sinulsulan nila ang mga tao labang kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconium, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at magayuno, ang mga ito'y tinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pampilya.
Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito.
wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabatid, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapayapaan. Kung mapapansin po ninyo, ito halos ang katambal ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, kapayapaan. Kaya nga't naalala ko nung kami nagpunta sa Bethlehem, kung saan isinilang ang Panginoon, ang sabi nung paring namumuno sa amin, dito ipinanganak, umusbong ang kapayapaan. Kaya nga't makikita natin, mulat sa pulpa, nung ipinanganak si Jesus Nazareno, hindi mo ba ang sinabi ng mga anghel, papuri sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kapayapaan. At sa buong buhay niya, ito ang kanyang ipinahayag, kapayapaan. At nang muli siyang nabuhay, ang lagi niyang bati sa kanyang mga alagad kapag siya'y nagpapakita, sumainyo ang kapayapaan. At napakaganda po na sa araw na ito na pinagninilayan natin ang kapayapaan, narito sa atin ang Birhen ng Antipolo, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Hilingin natin sa mahal na Birheng Mariyang samahan tayo magdasal. Mamiyang gabi po, gaganapin na yung alay-lakad para sa kapayapaan. Maglalakad ang mga deboto mula Quiapo papuntang Antipolo. Nakikiusap, nagsusumamo para sa kapayapaan ni Kristo. Kung meron daw po taong buong-buo na natanggap ang kapayapaan ni Kristo, ito'y walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Siya ang handang-handa tumanggap at buong-buong tinanggap ang kapayapaang tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. At kung tatanungin ko kayo, nagka-problema po ba ang mahal na Birhen nung siya'y nabubuhay dito sa lupa? Nasaktan po ba ang mahal na Birhen nung siya'y nabubuhay dito sa lupa? Nakaranas po ba siya ng pangungutya, intriga, paninira nung siya'y nabubuhay dito sa lupa? Marahil, alam niyo naman ang sagot. Oo. Oo, nasaktan siya. Marami siyang pinagdaanan. Nahirapan siya. Nagka-problema siya. Pero sabi ko nga kanina, natanggap niya ang kapayapaan. Kaya magandang paalala sa atin, mga kapatid. Kasi minsan, di po ba, ang pakiramdam natin, mapayapa ako pag wala akong problema. Mapayapa ako pag walang masakit sa akin. Pag may sakit, pag may problema, hindi ako mapayapa. Hindi po ba ganun ang ating sukatan ng kapayapaan? Walang gulo, walang problema, walang hirap, walang problema, walang sakit. Pero ipinapakita sa atin ngayon
ng mahal na birhen, siya puspos ng kapayapaan, bagamat may problema, bagamat may pasakit, bagamat may paghihirap, sapagkat ang tunay na kapayapaan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo, hindi kawalan ng mga bagay na ito. Kung aantayin niyo po talagang mawala ng problema bago niyo sabihin, mapayapa na ako, masaya na ako, eh baka ho hanggang ipasok kayo sa kabaong, hindi niyo masasabing masaya kayo. Dahil aminin natin, habang nabubuhay po tayo, dadaan tayo sa mga pagsubok na minsan hindi naman talaga natin kagustuhan at hindi natin kasalanan. Tingnan nyo lang po ang mahal na pong Nazareno. Siya rin naman, no, puno ng pasakit, puno ng paghihirap, inaway, pinagtulungan. Pero mapayapa po ba siya? Alam ko ang sagot natin. Siyempre, mapayapa siya. Katulad ng mahal na ina, kakaiba po ang kapayapaang handog ng Diyos. Hindi ito yung kapayapaan ng mundo. Yung kapayapaan ng mundo, basta tumahimik ka na lang, makisama ka na lang. Di po ba minsan ganun ang tingin natin sa kapayapaan? Manahimik na lang, para wala ng gulo, para wala ng away. Pero nasa loob tuloy ang gulo at away. Hindi lahat ng tahimik, mapayapa. Pwedeng tahimik sa bahay kasi walang nag-uusap. Magkakagalit pala. Hindi nagpapansinan, kanya-kanyang abala, kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang computer, kanya-kanyang TV, kanya-kanyang kain. Kaya pala ang tahimik sa bahay. Pero hindi naman mapayapa po yun, di po ba? Kakaiba ang kapayapaan ng Diyos. Kakaiba ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus sa Nazareno. Kakaiba ang kapayapaang tinanggap ng mahal na Birheng Maria. At ito ang kapayapaan na sinasabi lagi sa atin, kasama natin ang Diyos. May problema ako, pero kasama ko ang Diyos. Mabigat ang krus, pero kasama ko si Jesus sa Nazareno. Marami akong pagsubok, pero kasama ko ang mahal na birheng nananalangin at nagtitiwala sa Diyos. Di po ba iyon ang nagiging tulay ng kapayapaan? Kaya naalala ko po tuloy kapag nakakita ko ng mga mag-ina, di po ba nung bata tayo, kapag natatakot tayo, naguguluhan tayo, naninibago tayo sa lugar, maingay, maraming tayong hindi kilala, nakakatakot, anong ginagawa ng nanay o tatay natin? Niyayakap tayo, di po ba? Nilalapit tayo sa dibdib at sasabihin, tahan na, tahan na. Nandito lang si nanay, nandito lang si tatay. Maingay pa rin sa paligid, nakakatakot pa rin sa paligid, pero sa paglapit natin sa puso ng ating magulang na sinasabi sa ating may kasama tayo, di po ba humihinto na yung ating pag-iyak, tumatahan na tayo? Ganito ang ginagawa natin, lalo na sa Pong Nazareno, pag tayo nagpupunta dito sa kanyang tahanan. Maingay pa rin ang buhay, magulo pa rin ang buhay, pero inilalapit natin ang sarili natin sa kanyang puso, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang awa. Hindi minsan mawawala agad ang problema. Hindi agad malulutas lahat ng mga tanong at pagsubok. Pero kasama natin siya. At iyon ay sapat na para tayo maging mapayapa. Kaya pagdasal po natin ang bawat isa na huwag natin makalimutan na hindi tayo nag-iisa. Kasakasama natin si Jesus sa Nazareno, lalo na sa paghahanap at paglilimos ng kapayapaan.
kasama natin ang mahal na Birheng Maria, atin ding ina, tutulungan at tuturuan niya tayong maging handa sa kapayapaan ng kanyang anak. Mahal na pong Jesus Nazareno, ipagkaloob niyo po sa amin ang inyong kapayapaan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan at ang ating tugon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot, at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar na hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumaon naway, magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat, sa aming mga kaaway. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Poon sapagkat ako'y iligtas, makakaaway di makamatuwa mula sa likhan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, San Juan Bautista, San Pio Ikalima, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito ngayon, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang bukal ng tunay at walang hanggang kapayapaan. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa inyo napatatunay.
sa inyong tapat at tunay kailan pa man. Huwag mabahala pagkat kapiling ako't ang lahat po ay inaanyayahan sa misa ng pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Mamaya sa ganap na ika-anim ng gabi, ito po ay pangungunahan ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 2, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin na Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy na pagpapaayos at paggawa sa ating simbahan. At sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Maari pa rin tayong maging mapayapa, bagamat may pagsubok at paghihirap, sapagkat kapiling natin at sumusunod tayo kay Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayat mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindu ko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong pinamatayan ay sabisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinahal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinahal natin na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinahal Nuestro Padre Jesús Nazareno, inmortal, inmortal.